Kasabay ng pagtaas ng temperatura sa summer season, tumataas rin ang bilang ng mga taong nakararanas ng heat stroke. Isa itong karamdaman kung saan tumataas ang temperatura ng katawan ng mahigit 40.6 degrees Celsius. Ito ay nangangailangan ng agarang atensyon dahil ito ay nakamamatay o maaaring maging sanhi ng damage sa utak at iba pang internal organs. Ang mahabang pagkakababad sa matinding init at labis na aktibidad ay maaaring maging sanhi ng heat cramps at heat exhaustion na maaaring magresulta sa heat stroke. Mas malaki ang tsansa na makaranas ng heat stroke ang mga batang 2 taong gulang pababa, mga diabetic, may sakit sa puso at ang matatanda. Kaya ngayong summer season, mahalagang malaman natin kung papaano ito maiiwasan at ano ang mga maaaring gawin sakaling ito ay mangyari sa atin o isa sa ating mahal sa buhay. Ang heat stroke ay isang kondisyon na pwede makuha dahil sa prolonged na pag-stay mo sa isang lugar na sobrang taas ng temperature. Ang manifestation niya, pwede kang magkaroon ng sakit ng ulo, pwede magkaroon ng pagkahilo, pwede rin magkaroon ng manifestation na para ka nagkakaroon ng totoong stroke ng pagkahina ng katawan. At pag tumagal ka sa ganung kondisyon, pwede itong magkaroon ng sanhi ng pagkamatay. Pwede ka iba ng heat stroke at saka heat exhaustion. Ang heat stroke, mas matagal ang recovery at mas malala ang manifestation. Usually, it will take weeks to months bago ka makarecover sa isang heat stroke. Ang heat exhaustion ay isang kondisyon kung saan ang ating katawan ay nakararanas ng overheating, bunga ng pagkabilad sa matinding sikat ng araw, na kung hindi mabibigyan ng kaukulang lunas, ay maaaring mauwi sa heat stroke. Kadalasan itong nangyayari sa mga taong nagtatrabaho sa outdoor, lalo na kapag summer season. Sakaling kayo ay maging bystander sa isang nakararanas ng heat exhaustion, ito ang mga kailangang gawin para kayo ay makatulong. Ito ang mga sintomas ng heat exhaustion. Labis na pagpapawis, panghihina, restlessness o hindi mapakali, pagkahilo, pananakit ng ulo, pamumutla at pulikat. Unang hakbang na dapat gawin ay dalhin sa isang malilim at mahangin na lugar ang pasyente. Kung ito ay may malay, maaaring painumin ng tubig o oral rehydration solution. Kung walang malay ay ihiga ang pasyente. I-check ang ABC o airway, breathing at circulation. Kung maayos ang paghinga at sirkulasyon ng pasyente ay i-elevate ang mga paa nito. Dapat ding siguraduhin na nahahanginan ng pasyente kaya mas maiging kung ito ay papaypayan. Maaari ring maglagay ng cold compress sa kilikili, sa leeg, at sa singit ng pasyente. Sakaling lumala naman ang kalagayan ng pasyente, ay agad na tumawag ng Emergency Medical Services, kagaya ng 8911 UNTV. Dapat tandaan ang mga bagay na ito para makapagbigay ng tamang assistance sa taong nakararanas ng heat exhaustion. Since safety, safe ba na mag-conduct ng first aid sa lugar? Check ang level of consciousness. I-check ang ABC. Painumin ng tubig o oral rehydration solution. Tumawag ng emergency medical services kapag lumala ang kalagayan ng pasyente. To learn more about first aid, emergency preparedness, and disaster awareness, don't forget to click the subscribe button.